Posible raw maging independent candidate si Pastor Apollo Quiboloy sa gitna ng issue sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance. Pero ayon sa COMELEC, hindi raw ito sapat na basihan para kansilahin ang kandidatura ng pastor na sa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Naghain ang Certificate of Nomination and Acceptance para tumakbong senador si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy kahapon sa ilalim ng partidong Workers and Peasants Party. Pero sa isang pahayag, itinanggi ni WPP President Sonny Matula na pinirmahan ng mga opisyal nila ang kona ni Quiboloy. Hindi raw alam ni Matula kung sino ang pumirma ng kona ng pastor. Para sa COMELEC, hindi ito sapat na basehan para kansilahin ang kandidatura ni Quiboloy. Kung ang problema lang naman ay kona, I doubt po, preliminarily, kung yan ay magiging basehan ng pagka-cancel. In the meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwedeng hindi makatakbo o pwedeng makatakbo. Ayon sa COMELEC, dalawa ang natanggap nilang authorized signatories mula sa WPP. Isa mula sa kampo ni Quiboloy, kung saan si Attorney Mark Tolentino ang chairman at pangulo umano ng partido at secretary general naman si Roberto Pascual. Sina Matula at tatlo pang opisyal ng WPP sa isa pa. Sisiya sa atin daw ng COMELEC kung sino talaga ang lehitimo o tunay na authorized signatories para sa mga kandidatura ng partido. Sana nga po yung partido rin mismo ay sumulat sa amin para naman may trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun eh. Kasi para masyado tayong nagiging bias as against a particular candidate. Giit naman ang kampo ni Quiboloy, sila ang tunay na otorisado sa WPP. Pero para iwas gulo, maghahain na lang daw sila ng manifestation sa COMELEC para gawing independent candidate si Quiboloy. Parang hindi madami si Pastor sa gulo na yan. Pastor is willing to run as independent. Anyway, maging guest candidate naman siya na malaki mga partido, walang mga problema yan. Posibleng araw na maging independent candidate si Quiboloy ayon mismo sa COMELEC. Dahil dalawa ang partido, dalawa ang naka-authorized signatory, kapag po nag-submit sa parehas na posisyon, ang dalawang grupo na ito, dalawang signatory, nilalabas po magkaibang kona, independent candidate yung mismong kandidato. Plano namang maghain ng petisyon ni Namatula para kansilahin ang isinumiteng authorized signatories ng kabilang grupo, gayon din ang kona ni Quiboloy sa susunod na linggo. Bukas kami sa pagkipag-usap, kung pag-iusap ang hinahanap nila, pero hindi namin talaga matatanggap na si Quiboloy ay maging kandidato ng WPP, lalong-lalo na na akusado siya sa maraming krimen, lalong-lalo na yung abuse or sexual abuse sa may. Kasalukuyang nakakulong si Quiboloy dahil sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.